na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of a cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, sampu. Anger management issue dahil ba ito sa frustration? Wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po lahat, yung kasi ito, Karetz, eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po, barangay first kagawad, yung isang ano po. Okay, sandali, i-cut kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga, eto. Yung, hindi nga, gawa-gawa nila, may complaint na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ang barangay. Your Honor, yung sila. I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontemper dito kapag sige ka dyan insist na mga lies mo, ha? Hindi po. What's up mga tol? Senador GB Ayers ito. Ibinunyag pa ang ilan sa mga reklamang inihain laban sa dating pulis na si Wilfredo Gonzales, na kung saan nga ay hindi bababa sa 10 mga sarisaring reklamo mula sa Barangay Blatter. Isa po, mayroong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzales. Nitong mga ilang araw nga lang ang makalipas mga tol, ay napag-usapan at nag-viral nga sa social media ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales, na kung saan nga sangkot ito sa isang insidente ng road rage sa Quezon City mula naman sa pagitan nila ng isang siklista. Dahil nga umugong ito sa social media, ay naimbitahan nga ang dalawang kampo sa isang public hearing nitong Martes sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs, na kung saan nga ay nasabon ito ng husto ng mga senador sa naganap na hearing. Eh mahirap naman mag-init-initan ng ulo dito, malamig na lahat ang ulo nyo. Pero ako talagang chairman, malungkot ako. Malungkot ako sapagkat hindi naman sa gusto ko po kayong kaya lang siyempre may nagawa kayo, boss. May nagawa kayong isang bagay na kinasahan mo ng baril yung tao, binatukan mo pa. Eh mainit din ang ulo ko pero hindi ko pa naman nagawa yon. Hindi naman ako ganun. Suntukan, suntukan lang talaga. Magbabag tayo dyan kung gusto mo. Pero pag may baril na talaga, iba na yun. Eh sana, wag nang maulit ito. Tapos napunood ko po kayo. Sabi niyo dun sa isang interview nyo, babarilin nyo talaga. Rono, i-disable ko lang siya kung talaga susugurin niyo po ako. Kasi sabing inamin naman po niya kanina na wala pa po kayo. Susunggaban niya ako talaga. Susugurin niya ako. Pero babarilin nyo. Sa paalam po, siyempre, para i-disable lang po. Kasi galing po ako sa opera, tsaka may edad na rin po ako eh. Ba't po ba kayo naglabas ng baril? Eh kasi susugot po siya sa akin. Pagbaba ko po kasi nanlilisik yung mata niya. Ang patawad ko pong hiningi kanina, ulitin ko po sa inyo, yung pong nabatukan ko, naglabas ako ng baril at nagkasa. Nagkasa po ako para huminto lang po siya ng pagsugot sa akin, if ever susugot siya. Hindi ko po matatanggap kasi tayo gun owners tayo, responsible, bawal yun. Hindi mo dapat nilalabas, sir. Pasensya ka na, ayoko po magtaas ng boses sa inyo dahil nakatatanda po kayo. Pero hindi ko po ako papayag na tatanggapin po natin yan, ng mga gun owners, na pagka ganun, kakasa ka na ng baril. Ay, wag naman po. Your Honor, kaya po, inihingi ko po ng tawad kanina po yun. Opo, opo. Huwag nyo na pong i-testify, sir. Okay na po yung humingi po kayo ng apology. Okay na po, boss. Tapusin na po natin doon kasi lalaki po. Parang iwan po natin sa mga kababayan natin, hindi talaga proper yun na ikaw ay gun owner, lalabas mo yung baril mo. Ay, pambihira. Hindi po, tatapos na po ang panahon ni Jesse James. Sir Bandiola, ano pong naramdaman naman ninyo nung kinasahan kayo ng baril? Siyempre po, bilang isang ordinaryong tao, ay sino po matatakot pag kinasahan kayo ng baril? Opo, ba't naman po kaya siya umabot doon na nagkasa ng baril? Kasi po, noong una, binatukan niya ako eh. So, normal reaction po natin, pag binatukan tayo, magre-react po tayo. Hindi niyo po nakitang may baril siya? Hindi ko po kagad nakita eh. May baril na lang na nang bumunot na siya po. Bakit po ba kayo nabatukan? Dahil doon nga po sa pagtapi ko sa kotse niya nang pumasok siya sa bike lane, yun na po na alanganin na po ko sa pinasukang yung space po, alanganin na talaga na pwede nga po ako matumba, na makatama ako ng tao o matumba po ako sa kotse niya at masagasaan po ako. Ay, inaamin nyo rin po na uminit din ang ulo po ninyo? Nung time na po yun, Oron, wala po akong naramdaman na intang o normal reaction ko lang po na tapikin kasi parang nga po ma-call out yung attention niya na
ginigit-git mo na ako sa bike lane. Nasa loob ka na ng bike lane eh. Doon naman po ba uminit ang ulo ninyo nung tinapik po kayo? Pero ang bangga po niya sa likod ko, kaya kong pagpasensyaan sana. Opo. Pero yung sinuntok po yung kotse ko, at saka dinerty finger ako, doon po ako nabigla, inabol ko po siya. Okay, Chairman. Maraming salamat po. Basta isa lang ang paalala ko po sa lahat ng nandirito at sa mga nanonood. Ang baril eh hindi ho yan sandata para maging matapang kayo. Pambihira, oo. Salamat po, Chairman. Samantala mga tol, ibinunyag at isinuwalat naman ni Senator GB Resituo ang mga iba't ibang klaseng mga reklamo na mahigit 10 nga ito mula sa kanilang barangay sa dating pulis na si Wilfredo Gonzalez, na kung saan nga dahilan pa ito upang uminit pa ng husto mga senador, at sinabon pa nga ito ng husto ang dating pulis na si Gonzalez, na kung saan pa nga ay mapapanood pa natin na umiyak pa nga ito habang humihingi ng tulong kay Senator Bato de la Rosa at humihingi ng tawad sa kanyang nakaaway na si Clesta, at ganun nga rin sa mga taong naaagrabyado niya sa kanyang kasalanang ginawa, na kahit ano pa mang ginawa niyang pagdadrama at magmamakaawa nga ay hindi umobra ito sa mga senador, lalong-lalo na sa kanyang mga kasinungalingan. Panoorin natin ang ilang mga clip na ito. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue din permit to carry firearms outside of residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Ano ho, makakapasa ito si Mr. Gonzalez? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na pulis. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzalez, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzalez. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzalez. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzalez. Parang ano to, 10, no? Senator GB, ilan dyan ang grave threats sa mga isa po? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming ano, kaibigan si Mr. Gonzalez. Siguro si Barangay Captain, kalma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzalez? Sino po? Ah, Kapitan Bimbo de la Cruz, ano pong barangay nila? Magandang araw po. Barangay Captain Brillo de la Cruz ng Barangay Grino 3A. Saan ba yan, Cap? Sa Anonas po. Sa Anonas? Doon nakatira si Mr. Willie Gonzalez? Opo. Okay. Please answer the question of Senator. Presidente niyo po si Mr. Gonzalez. Opo. Sa barangay. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, tatlo lang po yung nakarecord sa amin. Tatlo lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous? Kasi sa po itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, ito lang po ako. Ano po yung mga kasong yun? Ay, ito. Importante kasi ka, Mr. Chair, because we have to find out kung ano yung proseso ng PNP, ba't nakakalusot, no? May neuro test, psychological test, anger management ito eh. Mr. De La Cruz, Kapitan, sige po, pakisalaysay kung ano yung mga, ano, yung mga kaso ni Mr. Gonzalez. Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera, 55 years old, nakatira sa number 9 daw, street, Project Quezon City. At ang respondent po is si Sir Wilfredo Gonzalez. Ito po yung facts ng ayon po sa blatter record ng aming barangay. Ito po yung sulit ng aking tanod. Ako po si Reynaldo Emerenciana, nasa tamang edad na 21. Kagabi ay pumunta po ang mga pulis sa ating barangay upang mag-assist sa number 6 daw para malaman ang tawag ng 911. At dumating ang mga pulis para pumunta sa lugar na nasabi. Pagdating nila sa daw at ang mga pulis, ang nakipag-usap o nakiusap na bakit naikalat o may nag-report na may tumatagas na langis. De, para po mabilis, Mr. Kapitan, okay. Ano po ang kaso na ito? Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 9122 sa Quezon City. May tumatagas doon po na langis sa may Dawi Street. So agad naman pong sa pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzalez ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng polis. Kagawad niyo po siya sa barangay niyo po ito? Opo. Yun lang po. Yung pangalawa, yung pangalawa, di ba? Tatlo.
So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blotter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang komplainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Cuseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla lang daw po siyang sinakal, pati rin po yung anak niya na kasama po. At sino yung sumakal, yung anak ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos naglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So dalawa sila magkasama? Sino yung anak? Anak ni Willie Gonzales? Opo. So sinakal siya? Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po, may silang po itong kwento nito. Ang complainant po is Perfecto Puntanilla, BPS ko po. Nang time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita daw po niya si Sir Willie sa oras na yon, at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagbumorto ng CCTV sa barangay. Nagalit na patanong at may mura at sinabi, pag na-tsempuhan ko yan, patayan. Ilan po, Your Honor? Mr. Chair, tatanungin ko lang si Mr. Gonzales kasi meron ako ritong news article March 16, 2001. Obilia 9 other cops get death penalty for bribery. In fact, sa news article na ito, kinumin ka pa po ng judge. Kayo po ba yung PO3 Wilfredo Gonzales? Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ako po yung whistleblower ng drug recycling sa loob ng Philippine National Police that time. Opo, kasi ito nga po, sabi ni Judge Peralta, he commended witnesses PO3 Wilfredo Gonzales and SPO3 Renato Resurreccion for mastering the courage to expose an anomaly against their colleagues and superiors. Kumbaga, yung mga senior officers mo, kayo po ang nag-witness at kumbaga kayo ang nagsabi na talaga may nangyaring bribery. Tama ho ba? Yes, Your Honor. Ito pa, continue. Two men who were Obilia's subordinates had blown the whistle on the bribe. Gonzales testified that Obilia tried to give him 15,000 as a share but he refused to take the money. Without them, the anomaly could not have been unearthed and the perpetrators could have gone unpunished. Sabi po ni Judge Peralta. So, Sir Gonzales, may ginawa ka palang kabutihan noon. 2001. Pero nung nag-2018 hanggang ngayon, parang lahat na lang nangyari. Bakit ang dami mong kaso sa barangay pa lamang? What happened in that span? May ginawa ka kabutihan noon. Pero 20 years after, mukhang naiba yung karakter mo. Sige po. Your Honor, mabuti nga po na nabuksan po natin itong issue to. Mula po nung mag-whistleblower po ako, nabaril ako, nabaril ang bahay ko, nasira pag-aral ng mga anak ko, nahinto. Pero hindi po ako umatras. Sabi ni GPNB Mendoza at si General Aglipay, huwag kang atras kahit nang bigyan ka ng pera. May nag-bribe po sa akin ng 3 million, sinorender ko po sa Station 9. Kila Kenel Ovilla po at Kenel De La Cruz. Pero hindi ko po alam na nanakawil lang po pala. Magmula po noon, natakot-takot na po ang naging kalbaryo ko po sa serbisyo. Kahit madami po akong medalya, tinutumbasa naman po ako ng 14 na kaso. Anong mga kalbaryo na pinagdaanan mo sa serbisyo? Kinasuhan po ako ng mga kung ano, Mayor. Yung robbery po, hindi po ako po yan. Yung theft, hindi po ako po yan. Yung coercion, lahat po yan, dumaan po sa Congress nung araw. Then, inihiling po yung complainant na may hines na alleged witness sana namin naging hostile po dahil nabigyan ng pera. So, kalbaryo, pinagsasabi mo, anong koneksyon yung pagbaril mo? Yung may nabaril ka na, saan yung picture nung binaril mo? Kasama ba doon sa kalbaryo mo dahil doon sa ginawa mong pag-testify against Your Honor, superior? Your Honor, yung nabaril ko po, isang amok. Ano? Isang amok po siya na adik. Amok nga, yun ang claim mo, pero... Napatunayan, ang investigasyon dito, wala nagitang kutsilyo, kaya ka nga, na-desisyon na i-dismiss dahil nga doon sa... Your Honor, dahil dito sa investigasyon na ito. Your Honor, pwede ko po ituloy. Yes, go ahead. Sa RTC 77 po, dismiss po yung kaso niyan, acquitted po ako. At pagdating po sa... It doesn't mean na if acquitted ka criminally, administratively acquitted ka rin. No, it doesn't follow because sa korte, sa criminal case, ang kailangan dyan is proof beyond reasonable doubt. Pwede po. Sa administrative is only preponderance of evidence. Yes, Your Honor. So yan ha, kaya you correct your understanding, ha? Yes, Your Honor. Yeah. Pwede po ituloy, Your Honor. Nagkaroon po ng full-blown investigation ito sa PNP. Umaattend po kami ng hearing at ng abogado ko, si Attorney Bayubay, then Captain Dio. Umaattend po ako ng hearing, nung summary hearing, sa custodial unit po siya naka-assign, si Captain Dio. Now, Colonel Dio of ES daw po. Ngayon, four times,
ni-receive po, may radio message, registered ano, hindi naman po umaattend po yung complainant ko. No, malaman namin, kaya pala hindi umaattend, hindi naman ata na ibibigay ng kamag-anak ni Ovilia, hinahatulan ng bitay. Alleged po ah, yung dapat ibayad sa kanya para umaten. Kaya po na sabi ng Alvario, anong koneksyon ni Ovilia doon na ikaw nagbaril ng tao? Kasi yung lawyer po na kila Ovilia po, yun po yung nagbabalak umaten doon, doon sa summary hearing ko, pero hindi po tumuloy dahil hindi ho ata paid. So in short po, at least those are all your assumptions, ha? Those are all your assumptions. Sige, go ahead. Yes, Your Honor. After full-blown investigation po ito, after 4 hearings na hindi po umaattend yung ano, yung kabilang party, nag-request po kami kay Captain Dio at yung lawyer ko ng resolution. Kung ano resolution niya, dapat i-drop and close niya na po. Nagtataka po ako, yung pupunta po kami ng lawyer ko, sinasabi ni Captain Dio, he submitted his resolution to the IDM. But on 2013, I was surprised. One kernel po sana called me up and said, mag-submit ka lahat ng documents ng Huertas case. Mag-submit ka lahat dito ng Huertas case folder. Kasi wala akong hawak. Ako ang second summary hearing officer mo. Sabi ko po, diretso tayo, diretso tayo. Opo. Ilang beses ka na-dismiss sa servisyo? Dinismiss po ako noong ano, noong meron po akong ditong desisyon noong May 30, 2006. Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na... Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa servisyo? Per your knowledge. Na-dismiss po ako noong 2006. Using June 1 decision na hindi naman po ma-authentic. Wala ka nang... Tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss? Noong 2006 po. 2006? Your Honor. Tapos, na-re-state ka. Opo. Tapos, nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kailan ka naging police? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990? Opo. Hanggang 2016? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. So, ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo pa iwan pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kasi ganito po yun. Alam ko naman, kasi ito nga ho, pakikita ko sa inyo. Kaya ka hindi na-promote siguro, dahil katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Your Honor, mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Hawa ko po yung authentic. Exonerated ka sa ano? Sa? Yung pinag-dismiss po sa akin na kaso noong 2006. Sa criminal case? Exonerated ka? Sa PNP po, exonerated po ako, sir. So, Your Honor. Exonerated ka? Exonerated po. Authenticated kami po ito. Tuloy ko lang po, sir. Sige. If I may. Pina-authenticate ko po ito. Authenticated po ito. Original gaming from NCRPO. Nagulat po ako. Bakit ako na-dismiss? Alam mo, ikaw. Sa kamaro mo na yan. Hindi mo kaya ipaglaban yung sabi mong dismissal. I don't think so. Nakita ko kayo mga pleadings mo sa... So, yung mga dismissal mo, yung mga appeal mo sa NAB, na-reinstate ka nga. Dahil ang galing na mga pleadings mo, ang galing na abogado mo magawa ng papilis mo. Tapos, ngayon, yung sabi mo na yan, hindi mo kaya ipaglaban niya. Your Honor, ako maniwala sa'yo. If I may, pwede ko po ituloy. Sige. Nagtaka po ako, nagkaroon po ng June 1 decision in a matter of one day. Same signatory po, same general attorney kasag po. Pero hindi na po ako exonerated. At yun ang ginamit nilang basehan para i-dismiss po ako from the service. Kaya anyway, yung kaso mo, that will be another forum. Idali mo yung sinapulkom. May napulkom dito? Nakikinig ka, Commissioner Bernabe, ha? Tingnan mo yung kaso niya. Baka, ano, kaya mo restate o kaya mo i-dismiss uli. Anong tingin mo? Tingnan mo lang. Yep. Anyway, nandito, Mr. Gonzales. Nandito na napulkom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Ha? Ilaban mo. Kaya po. Laban mo. Kaya nga po ako humingi ng tulong sa inyo. Bago pa lang ako wala. Sana, mag-clear to. Hindi na kailangan ang impluensya ko dyan. Basta, karapatan mo yan. At, karapat dapat kang reinstate. Nandito na pulkom. Sila na bahala. Go ahead na pulkom. Mr. Chair, yeah, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siya ng papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po, ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, kadami mong case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang inahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Umahanga ako sa'yo dahil nga sabi mo, nilaban mo, yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at pagkasama ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon.
Sir Chair? Yes, ma'am. Makasingit lang. Yung pong kaso na si binabanggit, he was sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of rape threats. Am I correct naman? Maraming salamat po, Your Honor. Acquitted din po ako doon sa MTC 35 on that allegation po. Yes, ha? At grape yung threats? Allegation po nung rape threats ng kapitbahay ko po. Acquitted po ako sa MTC 35. Sige tapos, po. Nung 2015, before I retire, may nirefile po pala yung kapitbahay ko sa IAS. Nag-verify po ako po doon. Nakausap ko po yung summary hearing officer. Sabi niya, na-recommend ko na yan, na-trap and close. Kasi kita naman na may pattern eh, sabi niya. At the moment, maghintay ka for signature ni General Roldan sa taas daw po. Director. Mr. Chair, tanong lang natin na Napolcom. Ngayon, 2007, Napolcom. Ano po talaga yung kaso na why he was dismissed? Again, for the record. Yes, sir. Bali po yung case po is for grave threats po. Ito po yung... filed by the neighbors, yung yes. Mga neighbors. 2017 po ito. Yun 2000. Po yung date ng decision, but the incident po occurred in 2006. Kay Kapitan De La Cruz, Mr. Jet, tanong ko lang, yung sa tatlong, yung mula 2018, may tatlong incident na po si Mr. De La Cruz. Tama po ba sa inyong barangay? Nagsimula lang po siya naman, 2021 and 22. Nung tatlo lang po. So, siguro bisag ko sa tanong ko lang, ano po ano? Meron ba kayong anger management issue dahil ba ito sa frustration? Wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po lahat nyo kasi ito, threats eh. Awa ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po, barangay first kagawad. Yung isang Talaga, sandali, i-cut kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga ito. Yung hindi nga, gawa-gawa nila. May complaint na naman nagpa-record eh, na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, yung I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka dyang insist na mga lies mo, ha? Hindi po, ito po yung documents ha? Po ito, Your Honor. Documents po ito. Eh, documentary yung hawak nila eh. So, you resolve that in other forum. Andito tayo ngayon sa isyo, doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo, yes, para magiging safe yes, para siklista, yes, motorista sa kalsada. Ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal next time. Tawa ko kung may balik pa sa iyo yung privilege to own and possess a gun. Kung may balik, ha? Kung may balik, sakaling may balik. Pero I'm not assuming na ibalik. Sigurado ako, mukhang malabo na. Pero just in case, if you're given a second chance, dapat ganun ang gawin mo. Nanlilisik yung mata niya. Binatukan mo, di ba? Pak! Binatukan mo. Tapos nanlilisik yung mata niya. Kung hindi ka trigger happy dapat, gumanong ka na lang sa anaw, op! May baril ako, babunutin ko ito kapag patuloy kang pag-assault sa akin. Babunutin ko, may baril ako. Siguro matakot rin yun siya kung abante siya, di ba? Dapat, kasi nagbunot ka, kumasa ka. Pero kung hindi ka bumulot, sabi, may baril ako ha, huwag kang lumapit. Mas makuha mo pa yung simpatiya ng publiko kung ganun. Tama po. Ha? Tama po kayo, Your Honor. Sipping you, Anad Bagong Rebilla. Actually, Mr. Chairman, natanong na siguro yung lahat na dapat itanong sa kanila, pero siguro ang moral lesson dito ay lamig ng ulo. Huwag tayong pabigla-bigla, lalo na kung may baril. It's not only maging mga pulis din, di ba? Isan, lalo kawawa ang sibilyan eh. Lalo na ngayon, marami may baril din. Pagka nagka-pormahan sa kalye, biglang bunutan na lang ng baril, hindi patayan tayo. Nadamay na yung mga sibilyan na walang baril. So baka dumating tayo sa panahon na lahat ng mga baril natin na may lisensya ay makansila din. Kaya we should be careful. Anong moral lesson sa iyo? Anong moral lesson sa iyo, Willie? Ano po, Your Honor, siguro... Willie Gonzalez at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Ah, kasi nagkaregluhan kayo, ha? Yes, Your Honor. Kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kong magsisinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, ayaw kong mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63? Magmatanda ka lang sa akin ng 2 years, eh. Ako, 61 ako, eh. So ayaw kong mag-contempt ng... Ang sinasabi ko lang... taong na may sakit. Ang sinasabi ko, may sakit ka, ha? Apo. Ang sinasabi ka magsinungaling, please. Hindi po. Oh. Hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ako sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko pagpapasisihan ko na eh. So, you confirm na merong nung inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang... Kita ka? Meron po. Then, hindi po tinanong yung biker na ikaw bang gumanon nito? Tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya? Apo. Hindi po tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang, sa side po ng bike lane. Sa side ng bike? Eh, bakit mo, you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yung nanggasgas? Anong investigador ka eh?
kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa imbisigasyon na ito, sikat ka na imbisigador dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa tao sa'yo na baka may pinapaboran itong imbisigador na ito dahil hindi tinanong talaga kung nasaan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, umabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko kagad, dinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse po tumabi sa akin. Be sure ha, kahit kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjola, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan yung vlogger. Kung merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na, Mr. Chair. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam.